Nakakatulog ka ba ng maayos? Kung oo, mabuti ka pa. Madalas daw kasi napupuyat si Pangulong Bongbong Marcos sa kakaisip kung paano maibababa ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Yan ang problema kung hindi nagpapatulog sa akin yung inflation . That's what I lose sleep every night over is how to bring down inflation. So I'm determined to make sure that the inflation starts to come down in the first quarter and mag-normalize na pagkatapos nun. Itong December, sumirit sa 8.1% ang inflation rate sa bansa. Yun din ang panahon na halos ginto na ang presyo ng sibuyas sa mga palengke. Tanong nga ng iba, ay ito ba ang golden age? Kahit parang walang tigil ang pagtaas ng presyo ng pagkain, hindi pa rin daw oras para mag-appoint ng secretary sa Department of Agriculture ayon pa rin kay Pangulong Marcos Jr. Sa gitna ng mga panawagan ng ilang mga grupo, desidido pa rin daw manatili ang Pangulo bilang pinuno ng DA. Ito daw ay para masigurado na mabilis magawa ang lahat ng mga ilalatag niyang plano. According kay Marcos, iba daw kasi ang epekto pag mismong presidente na ang nag-utos at hindi lang kung sino man na ma-appoint na sekretary. Nanawagan naman ang kilusang magbubukid ng Pilipinas kay Marcos na umalis na sa DA at maglagay ng taong tunay na naiintindihan ang kailangan ng mga magsasakang Pilipino. Dagdag pa ng grupo, si Marcos daw ang bangungot ng mga magsasaka na matatapos lang daw kapag tuluyan na itong bumaba sa pwesto. Ano say mo? Sino kaya ang pwede maging agriculture secretary?